tatay da-drop eh. Diyan lang oh. So yun guys, nakarating na rin tayo and actually wala pa eh, regular customer ko po kasi dyan. Elevated ko. Ayun, taking figure yan. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is Ship Vlogs and magandang araw sa inyong lahat. So yun, for today's video, maglalalam of content tayo and our topic for today is ano nga bang mas maganda, malapit o malayong booking? So tatalakayin natin yan for today. So samahan nyo po for today's video. Let's go! So yun guys, good morning sa inyong lahat kung anong mang oras sa inyo dyan. So yun, for today's video, pag-uusapan nga natin ano nga bang mas okay, malapit o malayong booking. So yun, so yun guys, first booking ko kasi magpipick up tayo, regular customer natin kasi to. So maganda kasi yung drop off ko kasi binondo, so balid parang doon na din ako mag-start. Kuya Nelson! Si Kuya Nelson. So, yan guys, na-pick up na natin siya. And yun, sa mga gusto pala mag-resell guys, PM nyo lang ako or comment down below. Sobrang mura lang talaga niya guys, sa mga gusto mag-negosyo dyan or mag-resell ng donuts tsaka yung mga muffins tsaka cookies, panalong-panalo yung lasa nila. Actually kaya mura siya kasi doon na mismo yung gawaan nila. So yun guys, comment down below sa mga gusto mag-resell, then i-recommend ko kayo doon kay Kuya Nelson. So yan guys, so on the way na tayo sa Binondo. So para doon na din tayo mag-start ng ano, booking natin. So yun, medyo malapit lang naman dito sa amin yan. Almost parang 25 minutes lang naman yung drive from here sa amin to Binondo. So yun, samahan nyo lang ako for today. Let's go! Guys, nakarating na rin tayo and kaya deliver lang po sa may elevated parking. Apa, i-drop ko lang po dyan. Ah, dito lang po siya eh. Nag-parking attendant po ata. So, yun guys, na-drop na natin yung sa regular customer natin. Hindi na rin ako nakapag-video kasi nakipag-diskusyonan yung mga gwardiya. Hindi ko lang bakit bigla silang umigpit. Eh, lagi naman ako nag-drop dito. So okay na, so yun guys, so tignan nyo kung gano'ng kadaming booking dito sa Manila. So maghanap lang tayo na medyo malapit yung pickup. Tingnan mo, katulad nito. Ah, ito malapit lang, kaso Taguig, layo eh. So hindi ko alam, tignan natin kung basta pag magandang rate, kukunin na natin. Tsaka maganda yung lugar. Ito, katulad nito, Nara Street. So yun guys, tignan nyo to, 66 pesos. Ito kasi may plus 20. Pero 66 pesos, tapos tignan nyo ah, ilang kilometer to. Nagkakatalo lang kasi guys sa pick up, tignan mo ah. From here sa akin, 4 kilometers lang, so 66 pesos. 61 pesos. Kasi malaki yan eh. So sige, try natin. Nolala mo box.
Tingnan natin kung ano yung papadala niya. Ate, pick up po. Hindi ko po sure kung dito ito eh. Sabi niya kasi 842. Naku, hindi pa natin makuwantak man. Opya. Justin? Punta ka. Wait lang. Hindi pa nakuliba ako. Opya. Picture natin. So yun guys, no? 471 pesos. 900 meters lang. So tingnan natin kung saan ito. Kung pin. Wait lang, mali. Labas na tayo dun dapat. Mali. So yun guys, nakuha ulit tayo ng booking. Dito lang din, 450 meters. Actually, 98 pesos lang siya. Pero yun nga, may parang tip ata to, 30 pesos. Ay, 94 pesos. Tapos may tip lang siya na 30 pesos. Pero true wallet siya babayar. 94 pesos natin. Yun mga 8.9 kilometers. O, 8.9. 94 pesos lang. Kanina, parang ilang, yung malapitan natin, di ba, 67, tapos sobrang lapit lang, parang from dun sa pickup, parang almost 900 meters lang, tapos ito, yun, compute nyo na lang guys. On the way na tayo dun sa ano, sa mamaya explain ko sa inyo guys kung yung diferensya ng ano, ng booking na malapit sa malayo. So, pick up lang natin itong... Dito na tayo sa pagpipick upan, guys. Ito lang yung hirap dito sa may Binondo pag nag-pick up ka. Sobrang ano... Sobrang walang maparkingan talaga. At, buto. Papuntang Makati po. Si Lori... Ay... Kevin. Sana okay yung motor natin. Nakaharang tayo. Sorry. Sorry guys. Oops. Sige pa. Okay na pa. Thank you. Opya. So yun guys, nakarating na tayo dito. Ito. Ninja. Ay, pwede kuya. May tao ba sa loob? Meron. Tamam, 94 lang po. Ay, wait lang pa. Thank you. Okay na pa. Thank you. Ay na pa. Thank you. Okay. Okay na. Trip na natin. Loading completed. So, yun guys. Kumain muna ako kasi hindi ko na talaga kinaya. Oatmeal lang kasi kinain ko kanina bago umalis ng bahay. So, yun. Nakuha ulit. Excuse me. Sorry. Nakuha tayo ng pangatlong booking natin. Here lang sa Makati, sa may Ayala. Tapos, idadrop natin siya sa may Taft Avenue, sa may Ermita. So, ang rate niya is, actually may lalamove, ano pala, may surcharge pa lang yun, kaya medyo tumaas yung ano. So, ang rate niya is 91 pesos. So, yun. Puntahan na natin siya. Sakit. So yun guys, no, pag-usapan naman natin yung rate. Na-pick up ko na pala yung third booking ko. Ay, ang kulit kasi dito sa Makati guys. Puro one way. Doon ako na iinis. Kung maikli ang pasensya mo rito, hindi ka pwede dito sa Makati. So yun, mag-right tayo. Not sure. Stop. Actually
Mas trip ko talaga yung malayuan para mas mabilis makakota. Pero yun nga, ito, bibigyan ko kayo ng sample. 50 pesos kasi guys, kunyari, naka-receive kayo ng booking, 50 to 51, 52, mga ganun. Lalaro lang siya between 1 to 2 kilometers. So, bali 50 pesos na yun, 50 plus, kasi base pair nga natin 50 plus, diba? Pero ganun yung computation nila, alam mo ba? Pag nakakuha ka naman ng 91 pesos 200, it's either 8 to 10 kilometers yun. So, compute nyo yun, guys. Ganito yan. Bali, kunyari, makadalawang booking ka na 50 pesos. So, sabihin mo na, dalawang booking. So, 100. Pero magkawala yun na 50 pesos na, 50-50. Yung 50 pesos na yun na booking, ang biyahe nun is 1 to 2 kilometers. So, bali, pag kinumpit mo, dalawa, sabihin na natin, 50-50, 4 kilometers na yun. Ngayon, pag kumuha ka naman ng booking na 91 pesos or 100 pesos, 8 to 10 kilometers na yun. So, dito lang daw sa labas. Pag mag-drop, okay lang. Bawal. So, yun guys, na-drop na natin ang ating pangatlong booking and proceeding na tayo sa pang-apat. So, time check, it's already 12:34 in the afternoon. Oops, yeah. So, punta tayo ngayon sa SM Manila. Bali dun yung pick up. So, yun. Ang magkano bang rate na nilalaman mo? So from here sa Manila, SM Manila to Mandaluyong, 102 pesos. So sabihin mo na mga 10 kilometers siguro yan. Check natin mamaya guys. So pick up na natin siya. Let's go! So, bali yun guys, no? Medyo malaki yung box. So, nakasubsob tayo ngayon. Bali, 9.3 kilometers. So, 9.3 kilometers for 100 pesos. So, yun yung rate niya. Bali yan, hindi natin alam. Walang late one dito, lilipunan tayo. Okay, yeah. So yun nga guys, no, dito lang itutuloy yung vlog natin kasi gawa ka ng lobot yung action camera natin. Eh, nakalimutan ko rin kasi mag-charge. At least ma-explain ko rin sa inyo na maigi. So yun, yung topic nga natin is yung malapit. Ano nga ba mas okay, yung malapit o malayong booking? So ganda yun guys, ibibigyan ko kayo ng sample. Kung gusto nyo kasing kumita ng hindi naman ganun kalakihan, tapos hindi pa ganun kalayo yung mga nararating ninyo or makakatibid kayo sa gas, kumuha kayo ng malapitan ng booking. And kung gusto nyo naman ng mabilis na nakita, tapos kunyari may mga inabol kayong quota, kunyari quota nyo from 8 to 5, nasa 1,000, kuha kayo ng malayuan na booking. So yun, yung naging sample ko guys, between 50 pesos to 50 pesos tsaka 100 pesos. Ganito yan guys. Kunyari, may pumasok sa'yo na booking, 55 pesos. So, maglalaro lang yan between 1 to 3 kilometers. Actually guys, hindi kasi talaga accurate yung mga computation nila na move. So, isipin mo guys, makakakuha ka ng 50 to 55 pesos na na rate. Pero, ang katumbas lang naman kasi nun guys, is 1 to 3 kilometers lang yung layo from the pickup point. So isipin mo guys, dalawang ganun yung makukuha mo. So 50 pesos sa 50 pesos na magkaiwalay na booking, 50-50. So bali 1 to 3 kilometers tsaka 1 to 3 kilometers. Sabihin mo ng 6 kilometers.
yung total na natatakbuhin mo sa makukuha mong 100 pesos kasi nga 50-50 tapos equals to 100 pero 6 kilometers lang yung total na tinakbo mo. Pero yun nga guys, magkakatalo kasi yan sa pick-up point. Meron kasi may malalayo tsaka malalapit na pick-up point talaga. So yun, isipin mo, ito naman. Kukuha kayo ng 100 pesos na booking. 100 to 110 pesos na booking. So, maglalaro yan between 8 to 10 kilometers. O sabi mo nang yun, 10 kilometers. So, isipin mo 10 kilometers versus dun sa dalawang booking na magkaiwalay na 50. O sabi mo na 6 kilometers tsaka 10 kilometers. Same rate lang kayo pero mas konti yung nakuha mong kilometers dito sa magkaiwalay na 50 na booking kesa dito sa isang booking lang na 100 pesos. So yun guys, magkakatalo lang kasi talaga yan dun sa pick up point kasi minsan talaga may mga malalayong pick up point. Like ngayon talaga nung simula nag-update kasi sila ng boob, medyo lumayo na talaga yung lalayo talaga ng bato. Hindi namin alam bakit ganun na nangyari. So yun, sana maayos din yung nilala move. And tumataas na rin yung subscriber natin. Maraming salamat sa inyo guys sa suporta ninyo. And yun, God bless sa inyong lahat. Always ride safe guys. This is Ship Vlogs. See you next vlog. Let's go.